Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Plano ng ruling PDP laban na mag-adopt ng presidential candidate para sa 2022 elections kasunod ng pag-atras ni Senator Bongo. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi na maaari ang substitution, kaya ang ibang opsyon aniya ay mag-adopt ng kandidato na susuportahan ng partido. Gayunman, nilinaw ni Nograles na kailangan pang pag-usapan ng partido ang susunod nilang hakbang at kung sino ang ia-adopt nilang kandidato. Si Go ay adopted candidate din ng PDP laban na una naghain ng kandidatura bilang vice president sa ilalim ng ruling party, pero nag-withdraw ito at nag-file ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan Party. Tatanggap na ang Philippine National Police ng application for exemption sa election gun ban. Sa isang statement, sinabi ni PNP Chief Junardo Carlos, katuwang ng Philippine National Police ang COMELEC sa pagbibigay ng Certificate of Authority. Tutulong din ang COMELEC sa pag-alam kung talagang may banta sa isang kandidato na idadaan sa Joint Security and Control Center. Alinsunod sa COMELEC resolution, ang gun ban at removal of security detail ay magsisimula sa January 9, 2022 at tatagal hanggang sa June 8, 2022 o pagkatapos ng May 9 elections. Kasabay nito, sinabi ni Carlos na ang lahat ng security detail na maa-assign sa mga kandidato ay kailangan sumailalim sa VIP Security and Protection Refresher Course. Dalawang siklista ang kumpirmadong nasawi sa isang vehicular accident sa National Highway ng San Isidro Northern Samar Martes ng umaga. Kinilala ang mga nasawi na sina Jake Gatela ng Tacloban City at Lando Lance Dolina ng Alang-Alang Leyte. Ang dalawa ay sakay ng isang pickup kasama ang iba pang mga siklista matapos dumalo sa Allen Founding Anniversary Race sa Allen Northern Samar. Pabalik na umano ng Tacloban City ang grupo nang mangyari ang aksidente sa Barangay Palanit, sangkot ang sasakyan ng siklista at isang truck. Para sa Kidlat News Update, Renzel Inon, nag-uulat. Sa tuluyang pagbura ng masalimuot na imahe ng Escalante City, paano nanindigan ang lokal na pamahalaan sa paggamit ng kapayapaan sa bilansagang sentro ng insurreksyon sa Northern Negros? Let the people understand na it's useless to wage a war of a good government. Samahan ang veteran journalist na si Cesar Soriano sa isang panayam kay Escalante City Mayor Biboy Yap sa pagsiyasat sa hakbang ng pamahalaan para puksain ang armadong tunggalian sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at para palayain ang kanilang syudad mula sa sumpa ng nakaraan. Bukang liwayway sa Escalante. Issue 101. Sa gitna ng programang pangkomunidad ng pamahalaan, patuloy pa rin ang pagkalagas ng buhay. This is really barbaric. I mean, in favor, but not to this, sabi kong confrontational na magpapatay ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Kung maiiwasan ito, iwasan natin. Ngayong Sabado, samahan si Cesar Soriano sa tinuguriang sentro ng insurreksyon sa Panay Island, ang bayan ng Tapas sa lalawigan ng Capiz. Sa pamumuno ni Mayor Roberto Nonong Palomar, paano iwinaksi ng lokal na pamahalaan ang sumpang nakakabit sa ngalan ng kanilang bayan? Alpas sa Tapas. Magandang gabi, Pilipinas! Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.